So, what's up guys? Ang tuturo ko pala sa inyo ngayon eh kung paano mag-PDR. Bali, gagawin natin tong X-Trail na to. Kung makita nyo siya, ayan. Yan yung gagawin natin ngayon. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng without paint. O kung tawagin dito ay PDR. Paintless Dent Remover. So, nag-training pala ako dyan for 3 days. So ngayon, susubukan ko kung kaya kong gawin para ma-share ko din sa inyo kung paano ginagawa. So yun guys, sana panoorin nyo. At kung bago ka lang pala sa channel ko, huwag mong kalimutan pindutin yung subscribe, like and share na rin, comment na rin kung may katanungan ka sa mga itinuturo ko. Huwag kayong mahiyang magtanong para malinaw ba sa inyo kung paano, kung ano yung katanungan nyo, masasagot. Hindi yung sabihin nyo lang eh, ganun lang pala. O, iba yung nagtatanong. Mas natututo yung nagtatanong, di ba? So, guys, umpisa na natin. Ito pala ang lahat. Ito pala yung gagamitin natin. Itong mga tools na to. Pang PDR talaga siya. So, yan. Ito, kung makita nyo, yan, kompleto siya, mga push rod, mga leverage. Ito pala yung mga gamit natin. Ito, isang number one, ilaw. Kailangan na ilaw para makita natin yung dent. Ayan, pag may ilaw siya, kitang-kita mo yung dent niya. Yung ilaw. At ito sa dulo, may tama rin siya. Ito yung pinakamalaki niyang tama. Ali, pender siya ng X-Trail. Kaya, gusto nung may-ari, paintless. Hindi siya pipinturahan. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gawin. So guys, umpisa na natin. So guys, mag-uumpisa tayo sa pagtulak niyang dent na yan. So subukan muna natin kung kaya ba nung leverage natin na itulak siya. So yan, kung makikita nyo, pinupush ko siya. Kasi tinamaan din yung kanto niya, medyo matigas yan. Kailangan, yun, kailangan pwersahin natin itulak. Pero ano siya, dahan-dahan ha. May pwersa siya, pero dahan-dahan. So ganyan, itulak-tulak mo lang, paikot. Makikita mo naman yung reflection ng yero kapag ka tinutulak mo siya kung ano yung nangyayari sa kanya. So ganyan lang siya guys. Pero dapat sa trabahong ito, mahaba ang inyong pasensya. Kasi dito susubukin yung pasensya nyo. Kasi ulit-ulit lang to. Pagka-push nyo, knockdown, na-knockdown nyo siya. Tapos saka kailangan pala guys, painitan din. So wala akong heater ngayon, ang ginamit ko dito acetylene torch yung ginamit ko dito. Basta mainitan lang siya para yung pintura niya maging flexible, hindi siya malutong gawa ng sumama siya dun sa pagkabend ng fender. Kailangan painitan nyo siya kasi may crown din siya sa taas. Yung crown na yon, yun yung kanto. Kanto na dahil sa pagkalubog ng din, pumanto siya sa taas. Yun yung matigas. Kailangan mag-relax yun. Kailangan lumambot yun. Sa pagpapainit, dahil kailangan siyang painitan bago siya lalambot. Kaya kung nakita nyo, pinainitan ko muna siya, tapos ipupush ka ulit siya gamit yung rod na yan na may rubber. Nilagyan ko ng rubber sa dulo para yung ano, hindi magasgas. Then guys, kung makita nyo, sasama siya, masama na siya ngayon, hindi katulad kanina na matigas siya. Yan, unti-unti na siyang sumasama dahil napainitan siya. So yun, pagka ganyan pala, huwag nyong
ipupush ng sobra. Kasi pag nasobrahan din ang push yan, may hirapan din kayo na magbalik, maglalaro na yung year niyan. Kaya dapat saktuhan lang din. Tansyado nyo kung paano nyo siya ipupush. Saka ang unang ipupush nyo, yung malalim. Para mag-level siya dun sa kanto. Tapos pag naiangat nyo na yung malalim na yun, saka nyo i-ano yung kanto. Saka nyo siya i-push ng dahan-dahan. Tapos, kapag na-push nyo, yung mga na-overpush na ano, yung mga umangat na dahil dun sa pagtulak nyo, ina-knockdown nyo yun. Yan, kung makita nyo, ina-knockdown ko yung mga na-overpush ko. So, pasensya na pala guys, kasi hindi makita sa camera yung mga na-overpush gawa ng sa ilaw, saka sa refleksyon ng pintura. Pero kung makita nyo yan, yung pinupukpuk ko na yun ng knockdown, ang tawag pala dyan sa ginagamit ko na plastic na yan ay knockdown. Yan yung ginagamit para yung mga na-overpush ibaba. Papalubugin mo yun para in case na itulak mo ulit siya, hindi na siya tataas. Kasi pag hindi mo siya na-knockdown, pataas siya ng pataas, magkukus siya ng magpe-play yung yero. Mas lalo ka mahihirapan nun. Yan, ganyan na ang proseso dyan guys. Pagkataas mo i-knockdown, tutulak mo na naman yung lubog. Tapos yan, yung crown, ibababa mo. Yung kumanto sa taas, kailangan i-level mo yun. Para pag pinupus mo yung lower part niya, kasama siya lahat. Madaling sumama. Gawa nang wala nang kumukontra dun sa lower part. Kasi pag may mataas na part, tapos pinupus mo yung lower part, hindi siya sasama. Gawa nang kumukontra yung mataas na yun. Kaya kailangan i-label mo siya. Pag na-label mo yun, magre-release ng pressure. Lalambot yung yero. Hindi na siya kukontra dun sa tinutulak mo. Tapos ina-knockdown mo siya ulit. Tapos iba-ibang angle lang kailangan mong gawin. Sisilipin mo siya kung okay na ba. Halimbawa sa harap yan, katulad yan. Tinitingnan ko sa harap kung okay na siya. Pero marami pang bend yan. Sa ilaw mo lang makikita yon. Sa refleksyon ng ilaw. Yan, ina-knockdown na naman yun. Tapos, after that, pagkatapos nun, push na naman. Ganyan yung proseso nyan guys. Kaya dapat, yung pasensya mo, habaan mo. Kasi pagka maiksi yung pasensya mo sa ganitong trabaho, hindi magre-resulta na maganda. Baka imbis na mahina lang pukpuk katawin mo na gawa ng paulit-ulit nga yung trabaho. Tiyaga lang po yung trabaho na to. Pero nagagawa siya ng maayos. Dati hindi ako naniniwala na nagagawa yung mga ganyan na din. Pero nung nag-training ako noon, nakita ko, sabi ko, nagagawa pala yung ganito. Kaya yun, nung pagtaas ko mag-training, nag-practice ako dito. Yung mga hood na pinagpalitan namin, pre-practice ko siya na inumpisahan ko sa maliliit na din. So yun, nakukuha ko siya unti-unti. Nung nakatapos na ako ng dent na maliit, in-apply ko siya sa malaki. Pero ngayon guys, ngayon lang ako humawak ulit ng ganito kalaki. Ito, isi-share ko sa inyo para malaman nyo rin yung proseso. Pero pasensya na kayo kasi ano yung video ko. Kasi cellphone lang naman yung gamit ko. Saka hindi talaga makita yung maliliit na din gawa ng yung ilaw. So yun guys, sana mag-enjoy kayo na panoorin to para may matunan din kayo. Thank you.
So dyan guys, makikita nyo yung pinupost ko. Ayun, yung gumagalaw na yun na maliit. Makikita nyo yan. Gumagalaw siya. Yan yung, nandyan yung tips ng beverage ko. Nandyan yun din. Hindi lang kasi makita masyado sa camera, pero kung mapapansin nyo, gumagalaw siya. Yan yung pinupush ko ng dahan-dahan. Ganyan ang pag-push, hindi yung bigla-bigla. Kasi pag binigla mo, may stretch yung pintura niya ng sobra. Bali, magkupo siya ng pagkasira ng pintura. Useless na yung ginagawa nyo. Tapos yan, lockdown na naman. Ganyan lang yan guys, paulit-ulit. Pero pagka pinagtsagaan nyo, may magandang resulta naman na mangyayari. Papalit ako ng lockdown kasi manit na yung tama niya. So yun guys, dapat palagi nyo siyang i-cross check, no? Tignan nyo sa harap, sa tagiliran, sa ibabaw, para makita nyo yung mga hindi nyo nakikita doon sa kabilang side. Kasi merong angle siya na kala mo wala na, tapos pag sinilip mo doon sa kabilang side, nandun pala yung dent, makikita mo pa doon. Maaring mataas siya o mababa, kaya dapat lagi nyo i-cross check. So dito, kung makita nyo, almost finish na siya. Bali, nagpi-finishing na lang ako nyan. Nag-ano ako nung, nagtatanggal ako ng mga microload. Yung mga natirang mga din. Ina-knockdown ko yung matataas, tapos push lang. Unti-unti lang yan. Ganun lang yung talagang proseso. Tsaga, tsaga lang. Saka, 1,000 na pasensya. Baka hindi lang 1,000. More than 1,000. Yun ang kailangan para magawa mo itong trabaho na to. Sa pag-knockdown pala guys, hindi kailangan malakas yung pukpok nyo. Tansyahin nyo rin yung mataas, yung halimbawa yung pinupukpok nyo. Tignan nyo yung reaction niya pagka pinukpok nyo siya, kung gaano yung kalalim yung nilulubog niya. Dapat tatansyahin nyo yun. Halimbawa kung mataas siya, pag pinukpok mo siya, i-level mo lang siya dun sa dapat niyang level. Para pag nag-push kayo, hindi na siya ma-over. Saka, kasi pagka na-level mo yan, bali ang mangyayari dun sa yero, ang lambot niyang i-push. Kapag ka nag-relax na yung mga crown niya, kapag ka nag-release na yung mga pressure, bali ang dali niyang i-push. Yung lilinisan, para nakikita niyo yung mga naiwan na din.
Bali, okay na siya. Ito na siya. Ito na yung resulta ng mahabang pasensya. Ayun. Kuha na yung alignment niya, pati yung linya niya. Nakuha din. Okay na. Ito pala yung mga ginamit ko, mga leverage. Ayan o, makita nyo. Ito yung mga gamit. Ayan. Okay na siya guys. Hanggang dito na lang pala itong vlog na to. So dun sa mga gustong matuto, subscribe na kayo sa channel ko para magkaroon din kayo ng idea kung paano gumawa ng mga ganito. Paintless, bali ang ginagawa ko, nagpipaintless din ako paminsan-minsan katulad nito, kaya sinare ko din sa inyo kung paano. Tapos ang kalimitan kong ginagawa ay talagang video repair, mga malalaking bangga. So guys, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share and comment na rin kung may katanungan kayo. So salamat.